Pakain muna tayo. Mamaya na kayo magtanong. In other provincial mobile groups kasi o yung mga regional mobile groups natin, wala kasi tayong drone kasi hindi naman talaga standard issue yung drone. Although ngayon, meron tayong parating, I think, around 700 of them. 700 units. 700 units of drones. At i-deploy natin yan, i-issue natin yan sa mga iba't ibang mobile groups natin. At magiging standard issue na sa kanila. And whenever they conduct operations, like kahit na yung mga sa rally, mga CDM operations, at saka yung mga internal security operations, magiging standard na use of drone. Sir, kasama yung beacon, video na bibigyan? Yes, lahat yan bibigyan for the whole 700 units. That's part of surveillance dapat, no? Kasi pag lalong-lalo ng mga ambush sites na ganyan, remember, yung mga ambush sites dapat high ground eh. High ground ang ino-occupy ng mga kalaban. So hindi mo naman kayang akyatin yan before ka dadaan doon. Not unless na talagang meron kang pauunahin na mga tropa. So you can use the drone actually. You can deploy the drone at least mga ilang meters away bago mo dadaanan yung critical area na yon. So napaka-importante. No? At isang deterrence yan. Pag nakita na drone, kahit walang kalaban dyan, pag nakita ng mga iba na may nagpapalipad ng drone, I think mabubulabog yan. I-accept lang siya nung ating Committee on Inspection and Acceptance, then it will be issued na nationwide. Magkano sir yung cost no na? About 80,000 each. 80,000. This is aside for sir from the helicopters na pinurchase ng Philippine National Police. Yes, aside from the 3 helicopters na binid namin last Tuesday. Sir, in total sir, ilan yung parating na helicopters na pinurchase? 7 pa. 2, 4 next year, and then another 3 the year after next.